Good morning everyone! Manang Liz here for another video. And yes, kumusta, kumusta? And bago ang lahat, gusto ko po munang mag-ask ng favor. Please don't forget to subscribe to my new channel and watch all my simple videos. This channel is all about natural beauty and wellness. So, sa video na to, it's about cacao planting, pero how it is related to natural beauty and wellness. Ganito kasi yun. Nalaman ko kasi na ang cacao is the one they call, ang cacao pala yung tinagurian na ano, beauty hero. So, so nung nalaman ko yun, at saka marami pa akong nalaman about cacao kasi it has a lot or ang dami pala nitong contribution sa beauty and wellness. So sabi ko, why not plant my own. Ayan, so sa madaling salita, ang video na to is about cacao planting. Ayan, ayan na, naumbisahan ko na to last month actually. Pero inuunti-unti ko lang kasi gusto kong i-observe lahat ng mga ginagawa ko. Ayan, para sakali pag nabuhay ang mga ito, at least hindi na ako bibili ng cacao pods. Just in case na mabuhay yan, at least meron na akong sarili na hindi ko na kailangang bumili pa. Kasi may ang cacao kasi minsan kapag na-process na siya na beans, medyo may kamahalan guys, kaya nila sinabi na may ano, may potential ang cacao farming or growing dito sa Benguet, as it was introduced by the very first cacao king of Benguet, late Eugenio Padispis. They have a farm here in our place, the KBPL farm. Yun yung nag parang tumutulong talaga sa amin na yung mga beginners para mag-start ng ano, sariling tanim na cacao. So may binigay pa nga siya sa amin na ano, free na cacao seedlings grafted pa. So we are very thankful to that cacao farm here in our place. Although ang although ang target ko is hindi naman sa growing, kasi hindi sa cacao growing kasi nga wala naman akong lupain. Wala akong lupa na tataniman. So sabi ko, pwede naman siguro, kung hindi ako pwede sa farming, siguro naman pwede ako sa processing. Yun. So yun ang talagang tina-target ko sa ngayon. Kasi meron naman kaming willing na mentor or trainer. Siya yung ano, isa sa mga processors, or let's say successful na processor, cacao processor ng Baguio Benguet, si Dulce. Kung hindi niyo pa natitikman yung Dulce chocolate, ay naku, tikman niyo na. Meron pa isa si Trezo. And then, dito mismo sa amin, sa Tuba, si Shalom. So, na-try ko na yung products ng tatlong yon. Meron pa siguro, pero hindi ko pa sila nami-meet. Pero, panigurado, meron pang iba. Hindi lang si Shalom, Trezo, at Dulce. Meron pa yan. Pero, hindi ko lang siguro nami-meet. Kasi nga, recently ko lang naman kasi nalaman itong cacao. So, sabi pa ni Congressman Eric Yap noong cacao summit, cacao is a high value crops. Ayan, so na parang na-curious ako doon, and siguro totoo kasi kapag na-process na yung cacao beans, medyo mataas na yung presyo. Oh, ayun, so talagang may potential siya, or maganda siya na parang alternative sa vegetables, lalong-lalo na at kilala ang Benguet sa pagproproduce ng vegetables. So pwedeng isabay yung cacao. And very lucky naman tayo at nalaman natin yon. So kahit inuulit ko, kahit wala akong lupain na tataniman, kahit hindi ako pwede sa farming or growing ng cacao,
at least man lang makapagtanim ako ng kahit 10 na in the future ay magbubunga din, ganon. Kasi ang talagang target ko is sa processing sana. And inuulit ko salamat sa mga private sector na willing na nag-a-assist at tumutulong sa amin, like yung sa KBPL farm nga, at saka yung mga chocolate processors natin na yung nabanggit ko kanina, Trezo, Shalom, Dulce, na ano, willing naman silang mag-share ng mga knowledge nila. So thank you so much sa kanila. Okay, eh di ba, beauty and wellness nga. Oh, ayan. Nag-research kasi ako, inuulit ko. Maganda yung resulta ng research ko about chocolate. Basta, kakao. Basta, totoong kakao. Hindi yung artificial lang na chocolate. So, marami siyang health benefits. And also, hindi lang health, pati sa beauty. Alright. So, yan guys, ang gusto kong i-share. Sana mabuhay lahat itong mga itinatanim ko. Alright. See you on my next video. Bye-bye.